mag-ano tayo, hindi pa ako makakapagputol ng puko. Pero hayaan na lang natin yung puko na yan. Mamaya na pagkatapos kung mag-ano ng bawang. Mag-ano ako ng bawang? Magluluto ako ng bawang sa olive oil. Kasi magbubuild ako ng veggie, ilalagay ko siya sa taas. Yung ininit ko sa veggie, luto na. Kasi yung kung mag-isa ng gulay, gusto ko lang mang iba-blanch sa kumukulong tubig. Kaya kailangan ko mag-ano nitong, mag-gayat ako nito. Pero paano naman ako mag-chop-chop nito kung bawal pakita yung knife? Ay, bahala na si Batman. Pakita ko na yung knife. Sige lang, pag nagbabalat ka na, may kutsilyo. Yun lang, pwede itong kamay lang, di ba? Kasi magbablanch ako ng vegetable. Alam nyo, naubos ko na yung binigay sa akin at hindi kang makapuno. Naubos ko na isang ano. Namiss ko to kasi may 30 years na akong dinakain ito. Ubus na, last na to. Magbubold kasi ako nitong red spinach. Eh, wala akong panlaho. Gusto ko na, wala na pala akong bawang na luto. Malagay ko ito sa top. Ano natin sa dito. Bukwa tayo ng maliit lang na kutsilyo para mamuksa. Mamuksa natin. Ito na lang kutsilyo na to para hindi tayo masyadong maanuhan ni Lolo FB. Mamaya na lang papakita sa inyo pag nakakap na ako. Ako na sanang anuhin. Mag-work ako ng bawang. Kasi kailangan mag-work ako ng bawang. Upo muna nga tayo. Upo nga tayo habang magpapalat. Napaka-productivity ko ngayong maghapon. Alam mo, nakapagpakain ako kay Granny. Tapos, na-video ko din. Ganyan lang. Ganyan lang pare. Hindi na makita yung ating pagmumukhang napakaganda. Alam mo naman, maraming mapanghusgang tao. Pero I don't care. I don't care. As long confidence ako sa sarili ko. Hindi naman itim ang puso ko. Okay lang yun. Itim man ang kulay ko. Hindi man ako kaganda. Alam ko naman hindi ako kagandahan, pero mahal ko ang sarili ko, no? I don't care. Wala akong pakisa sasabihin sa akin ng ibang tao. Basta ko walang tinatapak ng ibang tao. Hindi ko kayo nilalikin na, ano? Wala akong pakialam sa... Wala akong pakialam. Ano nga ako ng tao? Walang pakialam sa kapwa ko. Mulang akong pagsasalita ng hindi maganda, hindi kita gagantiin. Kaya, ito ko sa buhay. Hindi naman ako mamamatay ng ano. Late 18. Never akong pumatay sa mga taong madada. Tsaka yung mapanlait. Tsaka kwaba. Suplada ako pero yung mga bagay na atin. Then, tuwan na lang tayo. Naubos ko na yung makaroon. Makapuno na bigay ng aking tag. Naliligo ako kanina. Diyos ko, buti na lang bukas yung aking pintuan, inihagis na dito sa may table. Aba, ang ganda ng pagkakalagay pa niya. Alam niyo? Ganda ng pagkakalagay niya. Marami pa akong tiklupin, pero uunahin ko ito kasi gusto kong kumain ng gulay. Kailangan na may ganitong garlic na fried ko. Hindi ko napakikita sa inyo kung paano ko ito i-chop. Pero, pakita ko lang sa inyo paano ako magbalat nito. Ito na lang. Ano ito lang ako magbalat? Ichachap ko yan mamaya. At ipakikita ko rin naman sa inyo paano ako mag-fry nito. Pero, sa ngayon, magbabalat muna ako ng bawang. Ganito ako magbalat ng bawang. Ito lang tayo. Sawa lang kayo sa akin. Ano na lang to, pag uwi ko na lang ng Pinas, maaayos ang mga video ko kasi
magpapatulong ako sa aking dalawang anak kung paano mag-edit o whatsoever. Habang nandito pa ako sa Singapore, hayaan niyo muna ganito. Sa pag-uwi ko ng Pinas, iba yung, iba na na yung ipo-content ko. Hindi na yung ano, yung mga trabaho ko dito. Trabaho ko na sa Pinas. Kung ano man yung masisimula ang kong pagkakitaan ko o kung ano man yung gagawin ko. Yung muna ipo-content ko. Pero ang gustong-gusto kong gawain, magpapiling ako sa mga matatanda. Gustong-gusto ko talaga yung kahit konti lang yung pera ko. Magsisimula akong mag-feeding para sa matatanda. Gustong-gusto ko talaga yung i-care yung mga matatanda. Tapos, ano ba, pag-exercise ba? Kahit isang oras lang o dalawang oras lang silang nag-exercise. After that, pwede na silang bumalik sa mga bahay-bahay nila. Bukas na uli ng umaga yung balik nila, exercise uli. Yung mga ganun. Mga ganong content ang gusto ko at saka kaya akong gustong gawain dito kapag ano ko sa Pinas yung cleanliness na natutunan ko dito sa Singapore sa mga surrounding i-apply ko yun pag uwi ko sa akin sa Pinas i-apply ko yun yung natutunan ko kasi alam nyo kapag malinis ang palibot nyo nagkakaisa kayong magkakapit bahay hindi kayo basta magkakasakit. Ganun lang. Wala namang mayaman na hirap sa kalinisan ng palibot. Dapat magkaisa kung ikaw ay neighborhood ba. Depende na lang kung solo mo ang iintimiterhan, may sarili kang ano, lupain, mag-isa ka lang doon sa kalawakan. Pero kapag ikaw ay may mga kapitbahay, kahit parang yaman mo, at may kapitbahay ka na hindi naman niigi, be considerate ba? Be considerate sa lahat ng bagay, be considerate sa mga, kahit na ikaw ay isang may gaya kong mahirap, be considerate kung paano ka magtapo ng basura, ganoon. Mahalan pa. Kasi, mas nakakabuti yun sa ating kalusugan. Tsaka, hindi maganda sa katawan yung may impact tayo sa kapwa natin. Hindi maganda yun. Dapat maging masaya tayo kung sino yung mayaman, kung sino yung umaangat sa buhay, kahit sino pa yan, mga kamag-anak pa yan, o kamag-anak ba yan, o kapatid pa yan, o kapitbahay pa yan, o kakilala mo, be happy. Be happy para sa kanila. Kasi, ano, maging contento tayo pati sa ating ama. Masaya tayo. Yan lang naman ang sa akin. Kung saan sana napunta ang aking kinukwento kasi nagbabalik ako ng bawang. Sa pagpabalik ko ng bawang, marami akong naiisip. Tawa lang ako. Alam mo ba? Masaya ako kasi napakain ko si Gran. Kaso lang wala pa akong tulog since 1 a.m. last night. I not yet sleep. I haven't taken a nap. I haven't sleep yet. Nagagawa pa ako ng mga gawain ko dito sa bahay. Baka mamaya. And then later on, may mga pupunta dito sa bahay. Ako ni Granny, hindi natin alam kung anong oras, kaya hindi ka pwedeng matulog kasi hindi mo alam kung masaya sila kung mabat ng kanilang tulog. Diba? Kaya testis lang. Kunting kambot na lang, baka by December wala na si Granny. Hindi na rin ako ng Pinas. Yung masipag lang naman tayo, mabubuhay tayo. Diba, nung katapos ako magbalat ng tatlong sibuyas, tatlong bawang, natapos ko yung tatlong bawang. Natapos ko yung tatlong bawang, i-chachap mo lang natin yan. Hindi ko na inuhugasan kasi malinis. Pasin ko lang yung balat, i-chachap na natin siya. Hindi ko na lang ipakikita kung paano mag-chop at
okay na to, ganito na lang. Ano na lang, nabalatan ko na siya. Tapos na ako mag-peel ng garlic. And then, i-chop. The next chop, chop. Bye! I love you!